You know, what's up sa inyo mga sangkay? I'm here once again for another video or another topic na ating pag-uusapan ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigang Janjan. At ayun mga sangkay, shoutout po sa lahat ng mga solid na nanonood lagi dito sa ating channel, sa mga lagi pong nagbababad sa tuwing may mga ina-upload tayong video. Maraming pong salamat sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. And today mga sangkay, may panibago na naman tayong topic na pag-uusapan ngayon. Subalit, bago po tayo magtuloy-tuloy, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo, pakisubscribe po yung ating channel at pakiclick din po yung bell notification para lagi po kayong updated sa mga i-upload nating video. At itong pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, ito ang part 2 ng isa nating in-upload na video nung nakaraan. Dahil po marami pong may request. Actually, minamadali na nga po ako nila. Ewan ko, minamadali nyo ako na mag-upload ng part 2 ng video na to sa topic na to. At ayun nga, andito na po tayo na itutuloy-tuloy na natin mga sangkay dahil magandang topic itong pinag-uusapan natin. At naiintindihan ko naman kung bakit ganun na lamang po yung kagustuhan ng marami na mag-upload kaagad ako ng part 2. Dahil nga po nabitin po ang marami. So sorry guys kung nabitin ko po kayo. At ngayon nga, umpisa na po natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa The Battle of Myeongdong, Korean War Part 2. Paalala ko lang mga sangkay sa mga bagong nanonood ngayon sa topic na to ay kung hindi mo pa napapanood yung part 1 ng video na to, mga sangkay, balikan nyo po ang pagsagip ng Filipino soldiers sa South Korean. Andyan lang po sa baba, pakicheck nyo na lang po yung video. Para kasi mga sangkay, mas magets nyo kung anong pinag-uusapan natin ngayon, okay? Kaya balikan nyo muna yung video na yon kung hindi mo pa napapanood yan, para mas magets mo kung anong pinagsasabi ko dito. The Battle of Myeongdong. Ito po yung kauna-unahang panalo ng mga Filipino soldiers doon sa South Korea o doon sa Korea nung kasagsagan po ng digmaan ng mga Koreano noong 1950s. Isang misyon mga sangkay na kung saan tumatak sa mga sundalong Pilipino noon, isang digmaang madugo o isang engkwentrong madugo sa unang pagkakataon. Na ang pangyayaring ito mga sangkay ay ang kauna-unahang panalo ng mga Pilipinong sundalo doon sa South Korea. At hindi lamang po kauna-unahang panalo, kundi unang misyon po ito nila. So alam naman natin mga sangkay kung sino ang mga kalaban nila noon. Ito ang North Korea na kung saan sila po ay isang komunistang bansa na nais pong sakupin yung South Korea at gawin rin po yung sistemang komunista. At ang kwentong ito mga sangkay ay hindi po nagtagumpay ang North Korea na gawin iyon dahil po sa nangyaring digmaan na isa sa nandoon ay ang Pilipinas. Na kung saan ang mga Pilipinong sundalo ang bumago sa digmaan na yon nung matatalo na ang mga Koreano at kasama po ang US at ang Britanya. Pagkarating ng mga sundalong Pilipino doon sa South Korea na kung saan makikipagdigma sa North Korea mga sangkay ay ang una nilang kinaharap o una nilang kinalaban doon ay ang kakaibang lima na mayroon po yung South Korea. Ito po ay ang sobrang lamig na mayroon doon kasi iba po yung klima na mayroon sa Pilipinas na kung saan nasanay po yung mga Filipino soldiers sa kung ano ang klima na mayroon tayo. Kung dito ramdam natin yung init mga sangkay at sanay na sanay po tayo, doon po ay kakaiba. Kung dito sa Pilipinas umulan man, dumanas man po ng taglamig, ay ibang-iba pa rin po ang taglamig doon sa South Korea na kung saan ito po yung kauna-unahan nilang hinarap bago po sila magkaroon ng isang napaka-importanting operasyon. Pilit nilang sinikap na masanay sa ganong klima na kahit taglamig kailangan po nilang magtiis, kailangan po nilang masanay at maging matagumpay dahil ibang iba na po ang sitwasyon kung sila po ay nasa operasyon na. Bukod sa malamig yung lugar may kakaharapin po silang mga kalaban mula sa North Korea. Yun yung dahilan na sinikap nila na maging matagumpay sa kung anong mayroong klima na mayroon doon sa South Korea. Ganon po kasi yung lahi natin, di ba? Palaban na palaban po yung Pilipino. Hindi po yan basta-basta sumusuko. Noong panahong yon ay ang presidente ng Pilipinas ay si President Elpidio Quirino. Limang batalyon ang ipinadala ni President Elpidio Quirino sa South Korea na makikipagdigma laban sa mga komunistang Koreano doon sa North Korea. Marami kasing nagtatanong sa akin kung sino daw po yung presidente nung panahon na yon. Yung presidente po ng Pilipinas nung panahong iyon ay walang iba kundi si President Elpidio Quirino. Ito ay may bilang ng mga kasundaluhang Pilipino na may 7,420 na mga sundalong Pinoy. Ito ay dahil sa patuloy na pagkatalo ng Korean forces kasama ang US soldiers at ang Britain soldiers na kung saan dahan-dahan po silang tinatalo ng taga North Korea nung panahong iyon.
yun yung reason, mga sangkay, na nagpadala na po si Elpidio Carino ng 5 batalyon na kasundaluhan na siyang sasabak mismo sa digmaan. Itong mga Pilipinong sundalo, sila mismo ang papalit sa kung ano ang posisyon na mayroon po. Kasi nga pangatlo pong pinadala sila. Ito ay kahit ayaw po ni President Elpidio Carino sana na makisali sa gulo doon sa South Korea at North Korea, dahil nga po kakatapos lang ng World War II, diba? Na kung saan marami pong nalagas na mga Pilipinong sundalo at bumabangon pa rin po ang ating bansa noong panahong iyon. Subalit, tawag pa rin ang tungkulin ang nanaig. Dahil sa patuloy na pagkalagas ng mga kakamping sundalo doon sa Korea, ay tumugon na rin po ang Pilipinas at nagpadala po. Marami tayong alam na kwento tungkol sa kabayanihan at katagumpayan ng mga Pilipinong sundalo doon sa Korean War. Kagaya na lamang po ng The Battle of Yultong, mga sangkay, na pag-uusapan din natin sa mga susunod na topic natin. Subalit, may isang kwento doon sa South Korea na nakalimutan o hindi po alam ng iilan. Hindi masyado natin alam kung ano itong The Battle of Myeongdong. Subalit, alam niyo ba, mga sangkay, na ito po yung pinakaunang panalo sa unang misyon ng mga Pilipinong sundalo sa Korean War. Ang The Battle of Myeongdong ay isa sa pinakamatinding inkwentro ng North Korea at mga Filipino soldiers sa unang operasyon noong panahon po ng Korean War. Noong ikinasa na po ang unang operasyon ng mga Pilipinong sundalo, sila ay pupunta sa Singye. At simula sa Namcheonjom, ang mga Pilipinong sundalo ay nagsimulang maglakbay. Bago po sila makarating ng Singye, may dadaanan pa pong Myeongdong, na kung saan doon nga po nagkaroon ng isang malaking inkwentro yung mga Pilipinong sundalo laban sa mga Koreanong komunista. Kung kaya't, mga sangkay, hindi po madali ang operasyon nila, kasi para po silang sinubo. Ang kanilang operasyon ay talagang makalapit po sa kung saan ang puwersa na mayroon ang North Korea, na kung saan sa Myeongdong ay talaga namang malapit na po iyon doon sa North Korea. Umalis sila sa kampo ng 7 ng umaga. Subalit, mga sangkay, habang nasa operasyon po sila, ay bigla pong mayroong matinding pangyayari. Sa umagang iyon ay nagsimula na po silang maglakbay, at habang pong papalapit ng papalapit po sa Singye, ay patindi naman ng patindi po ang kaba ng mga Pilipinong sundalo kung ano ang mangyayari. At eto na, guys, pagkarating po nila ng Myeongdong, dito po nagkaroon ng isang malaking pagbulaga sa mga Pilipinong sundalo. Alas 9 po ng umaga, biglang nagkaroon kaagad ng isang ambush doon sa Myeongdong. Wala po silang kamalay-malay, though ready po ang mga Pilipino noon. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pumunta ang operasyon na hindi ka po ready. Pero yun nga lang, mga sangkay, wala silang kamalay-malay na mangyayari po yung ganong ka-intense na labanan sa unang operasyon pa lamang. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi po madali ang operasyon na yun, dahil didikit at didikit po talaga sila sa North Korea. Kasi yung ibang kasundaluhan, kagaya ng ibang sundalo ng US at iba pa, mga sangkay, malayong malayo pa po sila sa kinaruroonan ng mga North Korean soldiers. While itong mga Filipino soldiers, itong platoon na to, ay medyo dumikit po talaga sila, malapit po sa mga North Korean soldiers. Bago po sila makalampas sa Myeongdong, ay nagulat po sila sa isang pagsabog na naganap. Isa pala sa mga truck nila ay pahapyaw na nagulungan po ang landmine na dahilan, mga sangkay, na sumabog ito. Dito ay naging matindi po ang bakbakan ng mga Pilipinong sundalo laban sa mga Koreanong komunista. At habang po nasa kasagsagan po ng isang matinding operasyon, unang operasyon ng mga Filipino soldiers, ay binulaga din naman ang mga kakampi ng mga Koreanong nasa South, na kung saan dumating po ang tulong mula sa China papunta sa North Korea. Dumagdag po ng dumagdag ang puwersa ng mga komunistang sundalo ng North Korea, at ikinagulat po ito ng buong puwersa ng UN. Habang nagkakaputukan, mga sangkay, ang 10th Battalion Combat Team, that time si Major Maximo, humanap po siya ng pwesto na kung saan makikita niya po yung mga kalaban. So wala na po silang ibang choice kundi sumabak na rin po at makipagsabayan. Gamit ang telescope, mga sangkay, ay tinitingnan ni Major Maximo ang buong paligid kung ano nga ba ang buong sitwasyon. Nung nakita na po ni Major Maximo ang buong sitwasyon ng bakbakan sa paligid, mga sangkay, ay imbis po na umatras sila dahil nga marami ang taga North Korea at that time, ang ginawa pa niya ay inutusan niya yung nagda-drive sa tanke na umabante. Hindi po basta-basta. At that time, mga sangkay, hindi lamang po kakaunti o kakapiranggot lang ang mayroon doon sa puwersa ng North
North Korea. Dahil nga po mas marami sila at higit doon mga sangkay ay nasa pwesto sila kaysa sa mga Filipino soldiers. Habang ang North Korean soldiers ay papalapit na sa kanilang pwesto, sa dami ng North Korean soldiers gusto nilang makalapit doon mismo sa kinaruroonan ng mga Filipino soldiers. Pero hindi po pumayag ang mga sundalong Pinoy. Nakipagsabayan po sila sa bakbakan dahil alam na alam po nila yung mangyayari na hindi po sila bubuhayin. Pinaulanan ng bala nila Major Maximo ang buong puwersa ng North Korean soldiers. Mas naging agresibo sila, hindi po sila pumayag na magtagumpay po ang ambush na isinagawa ng North Korea laban sa mga Pilipinong sundalo. Matapos ang matinding bakbakan doon sa Myeongdong, isang Pilipinong sundalo ang namatay. Subalit mga sangkay, mas marami po ang namatay sa panig ng North Korea, at maliban sa maraming namatay mga sangkay, mas marami rin po yung mga sugatan sa panig ng mga komunistang Koreano. At ito po yung naging dahilan kung bakit napaatras po yung mga taga North Korea at naging matagumpay po yung mga Pilipinong sundalo. Ang Battle of Myeongdong mga sangkay, ang kauna-unahang tagumpay ng mga Pilipinong sundalo sa digmaan labas po sa ating bansa doon sa South Korea. Pero mga sangkay, hindi po nagtatapos sa Myeongdong ang digmaan na yon. Dahil ang kanilang operasyon mga sangkay ay nag-uumpisa pa lamang po doon sa Korea. Subalit yun nga po, sa unang operasyon pa lamang ay nagtagumpay na kaagad. Walang kasiguraduhan ang buhay nila noon sa Korean War. Pero hindi sila nagpatalo sa kung anuman ang negatibo kundi mas naging positibo. At yun ang dahilan ng kanilang maraming tagumpay noon sa Korean War. Ang mga sundalo ay hindi sikat, pero sila ang ating mga bayani na nagbabantay 24/7 para sa safety ng ating bansa. Hindi sila sikat, pero sila ang mga bayaning handang ialay o ibigay ang buhay para sa ating bayan. Kaya dapat natin sila isaluduhan. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Ang Battle of Myeongdong ay hindi po nakakalimutan ng mga Filipino veterans sa Korean War na until now nabubuhay pa rin mga sangkay, at kinikwento nila kung paano nangyari ang unang bakbakan sa misyon nila doon sa Korea. So ayun guys, maraming pong salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, at pakiclick din po yung bell notification para lagi po kayong updated dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At hanggang sa muli mga sangkay, and hopefully magkaroon ito ng part 3. This is Sangkay Janjan, at tandaan po lagi that Jesus loves you. God bless.